Magandang araw mga katuto. Salamat sa pagbukas at panonood sa aking channel ito. Ako nga pala si Larnie Domingo at kayo'y nanonood sa Kutong Blended Kuno. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa oras nito. Ako'y may kunting ibahagi lang sa inyong idea tungkol sa paghanap ng trabaho. Ikaw ba ay bagong graduate lang na gusto nang maghanap ng trabaho upang makabawi sa iyong ginastos sa nakaraan? O di kaya ikaw ay matagal na nag-graduate at nahihirapan maghanap at matanggap sa trabaho? Bueno, ako'y may kaunting ituturo sa inyo at naway inyong subaybayan at patapusin ang video nito. Please, panoorin natin ito. Tulad nga sa nasabi ko, kung ikaw ay bagong graduate at kung ikaw naman ay matagal ng graduate na hirap na hirap maghanap ng trabaho at nagiging tambay na lang sa ngayon dahil nasisiraan na o nasira na yung kalooban at nanghihina sapagkat hirap na hirap makakuha ng trabaho. Bueno, ang mga company kasi naghahanap yan ng may mga experience. So, ikaw sa ngayon, kung bagong graduate pa lang o kahit matagal ka na nag-graduate, kung hindi ka naman nakapag-experience sa trabaho, ay mahihirapan ka nga talaga. Kung ikaw ay technical graduate, tulungan ko kayong ma-upgrade ang iyong sarili. At kung ikaw naman ay engineering graduate, o ikaw ay electromechanical graduate o alinman sa mga engineering graduate, mechanical, electrical, electronics, huwag kang mag-alala dahil ikaw ay isang high caliber na tao dahil natapos mo ang iyong engineering. Ang kailangan mo lang kung paano pumutok. Parang isang high caliber na armas tulad nito. Tulad sa sabi ko, kung ikaw ay technical graduate, ay pwede nating ma-upgrade ang iyong sarili at kaakit-akit sa mga employer o sa isang human resources para ikay kanilang tatanggapin sa trabaho. O kung ikaw man ay engineering graduate, huwag kang mag-alala dahil ikaw ay mataas na ang iyong pinag-aralan at kailangan mo lang na pumutok. At huwag niyong kalimutan na kabisaduhin ang mga ito, ang mga equipment na kailangan sa company niyong papasukan. At ang mga equipment ito ay isa-isahin ko para sa inyo. Bigyan ko kayo ng mga actual video para ma-familiarize niyo ang mga ito dahil ito ang kailangan ng company sa ngayon. At isa pa, pag kayo nag-apply, pumunta kayo sa mga lugar na mga class ang company. Kumbaga ay nasa global na. Piliin nyo yung mga special processing zone o PISA
Dahil doon, makakuha kayo ng sahod na sapat para sa inyong pangangailangan. So, ang kailangan mo lang, kabisaduhin itong mga equipment na ilalatag ko sa inyo. So, baybayan nyo lang itong mga na-upload ko na mga video para magiging familiarize kayo sa mga ito. Ano ho? At para sa interview pa lang, ma-impress nyo kaagad ang mga nasambit na interviewer o mga human resources na nag-hire para sa inyo. Ano? Yung tulad nito, sa isang high-powered na armas, tunog pa lang. Ngayon, kung nasusubaybayan nyo itong mga na-upload ko ng mga video, mga equipment, ay inyong i-rehearse ano, kung paano kayo magsalita para pagdating sa interview actual ay mabibigkas nyo na ang mga salitang nakaka-impress sa interviewee o nag-i-interview sa inyo. Ano? So, subaybayan nyo na lang ang mga video kong i-upload at naway i-familiarize nyo itong mga equipment na ito. Panoorin nyo. Ayan. Pag na-familiarize nyo na ang mga yan, kahit mag-isa kayo, pwede kayong mag-rehearse. I-expect nyo ang mga katanungan na maaaring itanong sa inyo. Tapos, parang baliw kabaga na magsasalita ng aktual na parang ini-interview ka na. Para pagdating sa aktual na interview, hindi ka na mamimilipit ano, at ma-impress mo na ang nag-i-interview sa iyo. At tungkol naman sa mga hinihiling nilang mga experience, so kung ikaw ay nag-aaral, di ba mayroon kang mayroon kang pahinga? Ang iba dyan nagsasummer, no? Yung pahinga mo na yon na mga buwan na wala kang klase, ilagay mo sa iyong resume
na ikaw ay nagtatrabaho sa mga buwan na yon. Ano? At siyempre pa, kailangan ng papel para ma-prove na ikaw ay nagtrabaho sa mga oras na yon. O, kailangan ko pa ba kayong turuan? Marami dyan ang nagbibigay. Kahit nga taga-NASA, kaya nilang gawa ng papel. No? Huwag kayong mag-alala. Basta, ikaw ay hitik na sa kaalaman, pagkatapos, yung experience mo na yun, madali lang yung gawa ng papel. Imamatch mo na lang doon sa mga buwan na kung wari ikaw ay nagtatrabaho. Dahil pahinga mo naman yun sa eskulahan. Ano? Ako rin nakaranas sa mga ganyan eh. No? Kaya medyo lagyan natin ng spicy yung ating resume. Ano? Kahit hindi naman totoo, pero ang importante na alam mo at familiar ka sa mga equipment na nakikita mo dito sa aking video. Ano? Okay. Kung nagustuhan mo ang mga video ganito, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share mo naman para mabasa ng iba at makaroon din naman siya, magkakaroon sila ng mga idea naman kung paano ang kanilang strategy at technique para makakuha kaagad ng trabaho. Dahil ang trabaho ay importante sa lahat, lalong-lalo na ngayon. Napakahirap ang buhay. Bueno, maraming salamat. Hanggang sa muli. Sa pag-apply kasi ng trabaho, pag nagpasa ka ng resume, sasalain yun at titingnan nila kung mayroong nakatalang experience. Ngayon, pag may experience, may sasalang ka na kaagad sa written examination. Pag naipasa mo ang written examination, kasi ang written examination madali lang yun. Pag naipasa ka, ipapasa ka na nila sa a-applyan mong linya. Kung linya mo ay maintenance o facilities engineer, ipapasa ka na doon sa mga mag-i-interview din doon for practical examination. Ngayon, kailangan magaling ka sa mga block diagram. Ano? Kasi pinakasimple lang naman yung block diagram. Alam nga naman na i-drawing mo ang bawat equipment. Ngayon, ang pinakasimple, kung HVAC ka, yung simple natin na block diagram ng air conditioning, mayroong compressor, condenser, expansion valve, at evaporator. Yung condenser mo, lagyan mo lang yun ng cooling tower, ano, evaporator mo, lagyan mo ng linya papuntang ECU, tapos yung ECU, may linya naman yun papunta sa production. Tapos yung sa production, doon na yung bumubugang hangin, nadadaanan niya doon na yung mga HEPA filters. Yan lang siya. Tapos yung ECU mo na yun, mayroon siyang heaters para kontrolin ang temperature. Kasi ang ECU, sinusupplyan niya ng chilled water para palamigin. Ano, para makontrol ang RH o relative humidity ng bawat area na susuplayan. Ayun lang. Sana maging aware kayo at titingnan nyo ng maigi yung bawat upload ko ng mga equipment. Titingnan nyo ng maigi at saka i-check nyo. Familiarize, kumbaga. Okay, sige. Salamat.